Karanya, dito, I'm telling you, isang, after 1 month, nalilimutan na natin yan. Ano, once we settle down. Senate vowed to conduct a probe into these glitches. Kahit na anong gawing, dapat hindi na yung talagang investigation. Alam naman na natin na nangyari, bakit kailangan pa magkaroon ng investigation. Siguro, yung oversight committee na lang nila, mag-uusap-usap nila. Joint congressional oversight. Congressional. Oo, pero hindi na kailangan maging masyadong public hearing yan. Na yung taong bayan, baka akala nila, nukuno na nangyari sa ating election. I would suggest na dapat executive session na lamang sila. Don't, sabi nga, don't wash your dirty linen in public. Huwag nyo nang pakita sa taong bayan kung ano yan. You just make a press release of what happened. Pero yung magkakaroon tayo ng public hearing at andyan naman yung mga iba mga lawmakers na magka-grandstanding at the expense of the COMELEC, at the expense of our electoral processes, dapat iwasan yan. Because if we conduct a joint public hearing ngayon at yan ay nasa publiko, ay andyan lahat yung natalo na magsasabing nadaya sila because of this error in transparency server. Na correct naman, hindi naman nabago ang resulta. Pero siyempre, yung taong bayan, dahil sa mga testimonies ng mga taong ito, nasa ganitong, nabawasan ako, ganun. Masyadong maapektuhan ang ating electoral processes, mawawala ang tiwala ng taong bayan. So ako, I would suggest that all investigations in connection with this glitches in the COMELEC should be done in executive session and should not be open to the public, and they just make a press release on the matter kung kinakailangan.